Hi everyone, welcome to Mystic Queen PH. For those who are new here, I am Rowena. I'm an intuitive tarot reader here on YouTube for more than 2 years now. In today's reading, we will see what are the blessings coming to you in the second half of 2023 from July to December. We are going to discover which areas of your life that will receive blessings from the universe. But if you are looking for a reading personalized to your current situation, I highly recommend my sponsor, Keen. Keen connects you with gifted psychics, tarot readers, and astrologers. All you have to do is to create an account, and you will be able to choose from the hundreds of readers who are online right now. These readers each have unique specialties designed to provide a deeper understanding of your situation. You can choose which reader best suits your needs, and you will be able to connect with them via phone call or text chat. It's nice to get a confirmation or a second opinion from someone who can give you straightforward answers. You can have your reading in an instant wherever you are because Keen is available 24 hours a day, 7 days a week. So you don't need to wait for a schedule. I would like to share my personal experience using Keen. Last month, I asked my favorite psychic if getting a new car would be beneficial for me and would I be able to achieve it this year. And my favorite psychic told me that by June of 2023, this year, I will get my own car. And guess what? That's a few days before June, I was able to get my new car, my own car. And that's really so mind-blowing for me. I am so amazed by how accurate the reading is for me. That's why it's still best to get a personal psychic reading because it is directed only to your energies. Now, here's your chance to get a personal reading from Keen. As a new customer in Keen, you can try your first 10 minutes for only $1.99, which is up to $99 in savings. And that's already a great deal to start. Just go to trykeen.com/QOP or click the link in my description to save big on your first reading. This is the cheapest psychic reading you could ever have online. So imagine that's only $1.99 or 110 pesos and that's already for a 10-minute private reading. So go to trykeen.com/QOP or click the link in my description and on the pinned comment to get a reading and enjoy a huge discount. Thank you so much for sitting through that and thank you so much Keen for this opportunity. Now, let's go to your reading. Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung blessings for you ngayong second half ng 2023 from July to December 2023. Ayan, this is a general reading. Maaari kayong makarelate, maaaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, if you are interested no, na mag-loan ng mga second-hand cars, quality used cars, low mileage yan, so i-message nyo ako sa aking Facebook page, ibang Facebook page yun. Ha? So, ang link nasa description, okay? So, bigyan ko kayo ng assistance. So, let's see, Taurus, what's coming, anong blessings na parating sa inyo ngayong second half ng 2023 from July to December. Okay, so you have the fourth house, no? So family life, home life, and then the second house of your money, finances, and also your talents, abilities, and then sixth house, your health and your work, no? And then, wow, may urus. So, I see here na maaring mas magiging maganda yung kalagayan mo no, ng iyong kalusugan. So, for some of you, kung nagkaroon kayo ng mga challenges sa inyong health ng mga nakaraan, so you are recovering, you are focusing on your health no, para magkaroon ka ng good health. And also, maaring kung hindi naman kayo nagkaroon ng challenges sa inyong kalusugan ng mga nakaraan, mas gusto nyo ngayon na mag-focus na magkaroon ng malusog na pangangatawan by having a healthy healthy lifestyle, no? Ayan. So, maaring magkakaroon na kayo ng diet, no? Or meron kayong specific na lifestyle na pagdating sa kinakain ninyo, no? Pwedeng mag-vegan kayo or anything na alam nyong healthy para sa inyo.
And also, part of being healthy is having, you know, exercise. Ayan. So, medyo ano tayo dyan. Ako, medyo guilty ako dyan. Ang hirap mag-exercise, no? Nakakapagod. But, kailangan talaga natin yung gawin para sa ating heart, sa ating puso. Mm-mm. So, and also, meron ka rito ang ihwas. So, ihwas is about rebirth, no? Endings and new beginnings. So, maaring merong mag-end na chapter sa buhay mo, and yun yung mag-open ng bagong opportunity for you. This can be sa relationship, sa career, but alam mo yun, may mga ganun eh. Pag may endings, merong new beginnings. Lagi niyo yung tatandaan. Meron mga sitwasyon na nagtapos para sa inyo, but that's also part of your growth na merong kailangan matapos para may magsimula muli. So, yung iba sa inyo, pwedeng bagong bahay, bagong residence, no? Ibig sabihin, bagong yung titirahan. Ayan. With a fourth house here, pwedeng lilipat kayo ng bahay. Okay? Lilipat kayo ng bahay, ng lugar, no? So, maaring mas magiging medyo magiging ano kayo, magkakaroon kayo ng stability sa inyong home life, no, in the next second half ng 2023. Kumbaga, yung lilipatan nyo na lugar, na bahay, eh mas maganda yung surroundings, mas maganda yung environment. Okay? So, mas may inspire kayo, no? Mas magiging creative kayo. Kumbaga, maganda yung pasok ng energy para sa mga gustong lumipat ng bahay. Ayan. Mararamdaman nyo naman yan eh. Kung kailangan nyo na talagang lumipat ng bahay. Oo. But of course, kung kayo naman eh, sarili nyo ng bahay yan, no? Maaring may mga bago kayong business ventures or pwedeng you will get into real estate, no, na career or business, buy and sell, ganyan, na mga bahay, or magiging agent kayo, no? So, yan yung isa sa magpapasok ng finances, no, or pera sa inyong income sa inyo. Mm-mm. With the sixth house here, possible na gusto nyong mag-business, so maaring magkaroon rin kayo ng employees kasi ang sixth house is also about employees, no? And also your work. So I think mas magiging organized ka ngayon sa pag-handle ng finances mo, sa pag-handle ng iyong career, ng trabaho mo. Kumbaga, yung mga unnecessary, alam mong hindi helpful sa'yo, you might be releasing that, no? Para mag-focus lang sa kung ano yung beneficial sa'yo. And then also, may urus dito. Urus is about strength, your power, your vitality. So, you are healthier than ever. Okay? Kailangan lang din na you know your limitations. You know kung ano yung dapat mong improve sa sarili mo. With Tiwas here, this is about courage. No? Meron kang lakas ng loob na magpatuloy sa buhay at i-pursue yung mga dreams mo. Maari ding meron sa inyong leadership role na darating, no? Maaring i-offeran kayo ng managerial positions, may promotion sa trabaho, na kung saan hahawak kayo ng tao, okay? Yung tipong magmamanage kayo ng mga tao. So, let us see what else. Ano pa yung blessings for you, Taurus? Oh, look at that. 10 of Pentacles. Diba? Pag lumalabas ng 10 of Pentacles na to, ito yung, ang number 10 kasi is more than enough, no? So, you have more than enough. Anything in excess. So, kung ano yung mga pangangailangan nyo, financially, no, especially sa pangangailangan ng inyong family, it is well provided. Sobra pa. Okay? Sobra pa. So, ito rin yung pagkakaroon na ano, ng legacy, no? So, maaring yung mga ipupurso nyo na career, business, trabaho, especially sa business, no, yan yung pwede nyong ipamana sa inyong mga anak, sa mga susunod na generation. You also have the strength card. Oh, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung Tiwas energy, which is your strength, your courage, no? Lakas ng loob. Ayan, sabi nga eh, sa business, lakasan lang naman ng loob yan eh. Dahil kung mas malakas ang loob mo, mas confident ka, mas marami kang pwedeng magawa, mas marami kang pwedeng ma-achieve. At mas malaki yung chance mo na magtagumpay. The Lovers, So, The Lovers is about union ng dalawang energies, pwedeng dalawang tao, dalawang parties, na
para sa isang commitment. So, maaaring yung iba sa inyo, you might be entering a committed relationship. This can be romantic. This can also mean sa business, no, na ipupursue mo. At I think ano, ito yung mas magbibigay sa inyo ng ano, ng balance when it comes to your finances, dahil syempre meron kang additional na ano, pinagkukunan pa ng pera. So kung ano man yung mga naging challenges mo in the past pagdating sa money, you are going to recover, no? Finally, you are recovering. Especially as astrologically kasi, Jupiter is in Taurus right now, okay? And Jupiter is good luck, abundance. So talagang blessed ngayon ng mga Taurus. Ayan, maraming options sa inyo. Ang nakikita ko rito is mga offers. Maaring may offering sa inyo, love offering, no? May mga nagkakagusto sa inyo, or alam mo na, may mga potential relationships sa paligid ninyo, pero you are not sure, no? Yung iba sa inyo, lalo na kung kayo single, hindi kayo sigurado if handa na kayo na mag-commit, no, for someone. May confusion dito. And pwede rin naman tong meron kayong decision making, no, kung ano yung bibilhin nyo or i-acquire nyo na properties. So, maging ano na lang kayo dyan, wise pagdating sa pag-acquire ng properties. Isipin nyo kung saan kayo mas kikita, saan mas, yung investment kasi, no? Pwede kasing ang dami ngayong opportunity for you to have or, you know, create your own, not actually create, but to have a property, like bahay, lupa, no? And iniisip mo kung alin yung mas makakabuti for you. Anything na mag-generate ng income, let's say, kumuha ka ng condo unit or ng bahay, although obligation siya, pero kung parerentahan mo, mag-generate siya ng income for you. Okay? Oo. Ayan. Digital detox, recalibrate, reset, recharge. Ayan. So, meron ka rin pagkakataon na mag-relax at mag-enjoy para matanggal ang mga negative energies around you. And also, sensitive soul, strengthen your boundaries and cut cords. Yan. Yung mga boundaries, no? Yung alam mong mga nagte-take advantage sa'yo, sa kabutihan mo. So, ikakat mo na yung cords mo sa kanila. Yung alam mong, ano, pabigat lang. Okay, new rhythms are coming into your life now. You are encouraged to trust and adapt. Ayan, new rhythms, mga pagbabago. Kailangan mo daw mag-adapt. Accept the inevitable, let go of the past, and welcome a rebirth to begin. So, ayun na nga. Letting go of the past. Maaring merong mga tao sa buhay nyo, or pwedeng ano rin, situation, like career, business, trabaho, na alam nyo it's no longer serving your highest purpose, so you are letting go of that to welcome a rebirth, no? New beginnings. Okay, so that is your reading, Taurus. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Taurus. See you again.